sa'yo, Panginoon. Noong panong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan? Nasa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae. At sinabi, dahil dito, iiwan na lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa, kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng paghiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pa huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yun lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakapag-aasawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Iisa lamang ang pagtawag ng Diyos. Iisa lamang ang ating bukasyon at ito ang bukasyong magmahal. No? We are all called to love. At sa ating pagmamahal, iba't iba ang expression. Maaaring ang iba ay tinawag upang magmahal bilang sa pag-aasawa. Ang iba naman ay tinawag upang magmahal sa pagiging pare o isang relihiyoso. At ang iba ay tinawag magmahal bilang isang walang asawa. Subalit, isa ang pagtawag, isang bukasyon, at ito ang pagmamahal, ang magmahal. At hindi madali ang magmahal. Maaring ang alam lang nating pagmamahal ay yung pagmamahal batay sa nararamdaman, no? Yung love based on feelings, no? Kung ang ating alam na pagmamahal ay batay lamang sa ating nararamdaman, ang damdamin ay lumilipas, no? Anything that is based on feeling is passing. Lumilipas 'yan. Ang tinutukoy na pagmamahal ng Ebanghelyo ay isang pagmamahal na responsable. Isang pagmamahal na mature. Hindi isip batang pagmamahal. So isang mature love at isang pag-ibig na responsable. So ano man ang piliin mo? Pag-asawa, pagpapari, pagiging reliyoso, pagiging single, ito'y nangangailangan ng pagmamahal na responsable at mature. Napapanahon ang Ebanghelyo sapagkat isa sa isinusulok na batas sa ating kongreso ay ang divorce law, no? Ang divorce bill. At kung tutuusin, wala namang kasing, bakit maayusin ang isang sistemang wala namang sakit, no? Ang isang walang problema. Wala namang problema sakramento ng kasal. Ang may problema ay ang taong pumapasok at nagpapakasal. Unang-una, maaring sila ay wala pa sa level ng mature love. Lalo pa kung bugso lamang ng damdamin ng kanilang desisyon na pumasok sa pag-asawa. Lalo pa kung nakabatay lamang sa sex. No? So, lack of maturity. At maari din naman na kakulangan sa pagiging responsable. Paano magiging responsable ang isang tao kung wala naman silang hanap buhay?
paano nila mapapakain ang kanilang asawa? Yung ganun lamang usapin, napakalinaw na, no? Walang trabaho, iaasa lamang sa mga magulang. E doon pa lamang, medyo weak na. Sa simula pa lamang, mahina na. Okay, paano ko magiging responsable kung ikaw mismo hindi mo kaya maging responsable sa sarili mo? So, ang problema ay hindi sakramento ng kasal, kundi ang pumapasok sa sakramento ng kasal. Okay? Kaya nakakalungkot na ang nais baguhin ng tao, yung sakramento ng kasal, gayong wala naman itong defect. Ang may defect ay tayo. Tayong pumapasok sa buhay pag-aasawa. Ganon din ang usapin, maging sa pagiging pari at isang pagiging relihiyoso, mahalaga din ang maturity. Sapagkat kapag isang pumapasok sa buhay pagpapari at pagiging relihiyoso ay immature, ay maaari ding magpalit ang kanyang pasya. No? Maaari ding dumating sa punto na ma-realize niya, hindi naman talaga itong gusto ko. No? So yung ganon, ano, maaari magbago pa iyan. At responsable. Mahalaga yung pagiging responsable maging sa buhay pari o reliyoso. Yung dahil ito ang pinili mo, dahil tumugong ka sa ganitong tawag, kailangan maging responsable ka sa paraan ng pag-iingat. Kailangan ingatan mo ang iyong bukasyon. Huwag mong ilagay sa kapahamakan o pagkasira. Ang totoo, kung mayroon tayong nababalita ang pagkapari o pagiging reliyoso na nasira, hindi naman nasisira yan ng isang araw lang. Kaya yan nasira, pinabayaan mong masira. Pinabayaan mo, no? Pinahintulutan mong masira. Hindi mo iningatan. Hindi ka naging responsable. Maaring ikaw mismo ang lumalapit sa tukso. Hindi mo inalayo ang sarili mo sa tukso, no? Sapagkat bago ka pa pumasok sa buhay pagpapari, pagmamadre, o pagiging may asawa, dapat isa sa bahagi ng maturation process ay dapat kilalanin mo ang sarili mo. Paano mo kinikilala ang sarili mo? Kilalanin mo ang sarili mo, ang iyong kalakasan, what are your strengths? Kilalanin mo rin kung ano yung iyong kahinaan, ang iyong mga weaknesses. Mahalagang malaman natin at tanggapin natin ito, ang aking mga kahinaan. Mahalagang malaman natin yan. Sapagkat yun ang ating babantayan, sapagkat doon tayo aatakihin ni Satanas. Doon tayo pababagsakin. Ang totoo tayo bilang mga tao, bawat tao ay may kanya-kanyang basic weakness or weaknesses. Kaya bahagi ng ating pagiging mature ay dapat alam mo na yun. Ano yung kahinaan mo? Sapagkat yun ang babantayan mo. So kahinaan mo ba ay sex? Kahinaan mo ba ay pera? Yung kapag yun ang nasa harap mo, hindi ka na makatanggi, dapat alam mo yan. Kinakailangan alamin natin yan. Kasi dyan tayo aatakihin. No? Dyan tayo sisirain. Kaya mahalaga, bago tayo pumasok sa isang relasyon, no? Isang relasyon sa Diyos, pagiging pari, madre, may asawa o single, kinakailangan ay pag-ibig na mature, pag-ibig na responsable, yun ang kailangan. Kaya suriin natin ang ating sarili, no? Ang ating kakayanang magmahal.